Sa ulo ng umaaribang mga balita para sa buwan ng Agosto. Sumba, isa sa mga bagong programa na inilunsad para sa selebrasyon ng Women's Month. Kapistahan ni Santo Domingo de Guzman ipinagdiriwang ng mga letranista. Letran Engineering Society at Letran Information Technology Society idinaraos ang kanilang General Assembly. Goyo School Tour na may temang Bayani Bato, Being X Becoming, idinaraos sa Letran. Magandang araw, Letran. Hatid namin mga balitang umaariba at totoo. Ako si Gabriel Oderes at ito ang Aribalita. Sa una nating balita, sinimulan na mga bagong programa para selebrasyon ng Women's Month at Health Awareness. Narito si Kat Ventura mag-uulat. Sa pagpasok ng buwan ng Agosto ay sinimula ng unang aktibidad ng Letran para sa patuloy na pagdiriwang ng Women's Month na may temang We May Change Work for Women, Launching for Physical Fitness Program. Nakilahok din sa naganap na Zumba ang President at Rector ng Letran na si Father Clarence Victor Marquez OP at ang Vice President for Academic Affairs na si Dr. Cristina Castro Cabral. Isa ang Zumba sa mga nakahandang programa kung saan sinaliha ng mga empleyado, faculty at estudyante ng Letran. Ayon kay Ms. Salve Coronel, Management Staff ng Office of the Vice President for Academic Affairs, isa sa mga layunin ng programang ito ay upang itaguyod ang health awareness hindi lamang sa mga empleyado kundi sa buong Letran. Kasunod naman sa programa ang yoga class at iba't ibang aktibidad na ito ay magpapatuloy. Mula dito sa Blessed Antonio Varona Gym, Caitlin Adventura para sa Aribalita. Kapistahan ni Santo Domingo de Guzman ipinagdiriwang ng buong Letran sa naganap na Institutional Mass. Para sa ibang detalye, narito si Mark Apostol mag-uulat. Tuwing ikawalo ng Agosto ay ipinagdiriwang ang kapistahan ni Santo Domingo de Guzman, kung saan ngayong taon ay ginugunita ito sa pamamagitan ng Institutional Mass. Si Saint Dominic de Guzman ang founder ng Order of Preachers, kung saan parte ang ating mga kaparian. Inanyayahan naman ang ating bagong Vice President for Religious Affairs na si Father John Stephen Besa sa kanyang sermon ng mga letranista na magbigay ng liwanag sa Letran sa kabila ng mga madilim na pangyayari. Nagkaroon din ng misa kinabukasan sa Santo Domingo Church, kung saan nagsama-sama ang mga Dominican priests sa iba't ibang eskwelahan para sa opisyal na selebrasyon ng kapistahan ni Santo Domingo de Guzman. Mula sa Blessed Antonio Varona Gymnasium, Mark Apostol para sa Aribalita. Letran Engineering Society at Letran Information Technology idinaraos sa kanilang General Assembly. Narito si Jacqueline Pilar mag-uulat. Isa sa mga inaabangan ng mga freshmen ng General Assembly ng kani-kanilang mga programa. Kaya naman mas pinaghandaan ng Letran Information Technology Society at Letran Engineering Society ang kanilang unang General Assembly ngayong taon. Pinaghandaan ng Letran Engineering Society ang kanilang unang General Assembly ngayong taon na may temang Lumos Maxima, the first LES General Assembly 2018-2019. Ayon sa presidente ng LES na si Pierre Argiles, isa sa layunin ng General Assembly ay ipromote ang camaraderie sa apat na programa ng engineering. Ang objective ng GA na to is of course to promote the camaraderie, to start the year well, na magkakakilala sila, kaya yun, may mga ganito kaming activities, and of course, to present our OP kung ano yung plano ng Letran Engineering Society ngayong taon. Ang ilan sa mga nakasama sa operational plan ng LES ay ang Bambuhay Project, Hotline Engineering at ang mga activities sa darating na Engineering Week. As a freshman, syempre na-inspire ako to be part of the LES and to be an active member of the LES. Natuwa naman ako and I'm super proud na naging part ako ng Hufflepuff. Samantala, isinagawa ang General Assembly ng Letran Information Technology Society o LITS noong August 15 sa SC Auditorium na may temang Ignite Fueling Future Innovators. Sinimulan ang GA sa pamamagitan ng opening remarks mula sa Chairman ng Information Technology na si Ms. Francis Flores, na sinundan ng pagpapakilala sa mga propesor sa pangunguna ng IT Senator na si S. Santos. Ang ilan naman sa mga panauhing tagapagsalita ay sina Ms. Tony Rose Binero ng Techno Kids at Mr. John Oliver Lockup. Ang ilan din sa mga tinalakay sa nasabing assembly ay ang PASCO accreditation, year-end report at year-end financial report ng organisasyon. Ako si Jacqueline Pilar para sa Aribalita.
Goyo School Tour idinaraos sa Letran. Narito si Marian Gamban, mag-uulat. Nakasama nga ang Letran sa school tour na may temang Bayani Bato Being X Becoming para sa pelikulang Goyo, ang Batang General na ipapalabas sa Setyembre. Labis nga ang pinakitang antisipasyon ng mga letranista sa SC Auditorium nang ipinalabas ng TBA Studios ang isang maikling pelikula na pinamagatang Ang Hilito. Isang kwento kung saan ito'y magdurugtong sa kwento ng General Luna at Goyo. Unang nagsalita ang isang kilalang historia na si Xiao Chua. Siya'y nagbigay ng lektura ukol sa buhay ni Gregorio del Pilar. Ang pagiging medikal ay nagbubunsod sa atin na pagtakoon ng mas makatuwirang pagkayan para sa bayan. Dumating rin si Ralph Ea na nagbigay ng lektura ukol naman sa pakikipagkapwa at isang katanungang kayo mo bang maging isang dakila. Isa ring mensahe ang tumatak sa manonood at ito ay hindi sapat na dilat ka. Dapat babangon at lalaban. Nakapanayam namin ang Executive Vice President ng TBA Studios at producer ng pelikula na si Daphne Chua at naikwento ang buong proseso at paghihirap para matapos ang pelikulang Goyo. After the success of General Luna last 2015, Gerald immediately gathered research materials to write an outline and start on the script of Goyo, ang Batang General. It probably took months to finish the script. And then exactly a year after, like around October 2016, a draft was sent to us na to start pre-production. The very main purpose of creating these historical films is to educate, you know, not just young students like you, but to educate more and more Filipinos. Hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa din. Matapos ipalabas ang General Luna at tinangkilik ng karamihan, lalo na ng mga kabataan, ito'y nagkaroon ng mataas na ekspektasyon para naman sa susunod na pelikulang Goyo. If you ask me kasi kung mas maganda, General Luna or this, it's apples or oranges. You know, pareha sila maganda, but I always tell people personally, this is not General Luna, but this is also General Luna. So you have to really watch it for yourself. But at the same time, after nyo manood ng pelikula, mapapatanong kayo. Makaka-relate tayo because bata si Gregorio del Pilar. It's a young man's journey from being a immature to becoming a mature person. And to fight, to learn how to fight for his country and to love his country. Paniguradong magugustuhan ang karamihan ng Goyo dahil sa matinding paghahanda at dedikasyon para sa pelikulang Pinoy. Watch Goyo, ang Batang General on September 5. Promise, hindi kayo magsisisi sa paggastos yun sa ticket. Maraming kayo matututunan history-wise, very educational film, and marami kayong matitake, you know, personal take na to become who you are. At tandaan mo kung sino. Walang mga bayani sa bundok na ito. Tayo'y mga sundalo na puno ng pag-ibig, hindi ng galit. At yan namang umaaribang balita na dapat ninyong malaman. Muli ako si Gabriel Oderes at ito ang Ariba Balita. Siyempre Ariba, siyempre Letran.